Cabal, ako si Pinky Web. Hatid namin ang mga balita ang mahalaga sa inyo. Bahagi kayo ng talakayan dito sa Newsroom ngayon. Katapusan ng krisis sa Marawi, napipinto na pero walang dapat ipagdiwang ayon sa militar. PNP Chief Ronald De La Rosa posible raw na hingin kay Pangulong Duterte na ibalik sa PNP ang gera kontra droga. Grupong gusto hiling makipagdialogo sa Pangulo. At American singer na si David Archuleta balik Pilipinas para sa kanyang One Night Only concert. Napipinto na ang katapusan ng krisis sa Marawi sa pagkamatay ng mga teroristang leader na sina Isnilon Hapilon at Omar Maute. Pero para sa militar, walang dapat ipagdiwang dahil wala namang panalo sa gera. Ayon kay Joint Task Group Ranao Deputy Commander Colonel Romeo Bronner, mataas ngayon ang moral ng mga sundalo pero batid nila na maraming trabaho pa ang dapat gawin para sa mga residente at maging sa mga tropa ng gobyerno. As mentioned by the President, President Duterte, we are not going to celebrate this victory because really, wala pong panalo dito sa gera na ito. And then after the, once the firefight is over, we will have to clear the area of improvised explosive devices, booby traps, and unexploded ordnance. And then after that, the Department of Health will have to come in to sanitize the area because marami pong mga sakit ngayon dun sa area. In fact, our soldiers, some of our soldiers got sick of dengue, typhoid fever, and other viral infections. Naka-alerto pa rin ang armed forces lalo na sa mga lugar na palibot ng Marawi City sakaling tumakas doon ang mga natitirang 20-30 fighters ng ISIS-inspired na Maute Group. Pinaghahanap pa rin ng militar ang Malaysian terrorist na si Dr. Mahmoud Ahmad na sinasabing financier at second-in-command ni Hapilon o ikalawang itinuturing na leader ng ISIS sa Southeast Asia. Nagpadala ng karagdagang tropa upang magbantay sa seguridad sa Cotabato, Basilan, Zamboanga at Davao. Inihahanda rin ng militar ang mga barangay leader at residente sa mga lugar upang maging mapagmasid at alamin ang mga senyales na dapat nilang bantayan. Sa kabila nito, tiwala ang AFP na hindi na mauulit ang paglusob ng mga terorista katulad ng nangyari sa Marawi. They have been degraded, I think, because more than 800 of them were killed in Marawi, and we killed the leaders now. I do not think they will be strong enough to, or again, conduct the same kind of trouble in the south. Patuloy naman ang tinutugis ng militar ang mga natitirang terorista sa Marawi. Sa aking panayam kay AFP spokesman Major General Restituto Padilla sa programang The Source, sinabi niyang may mga banyagang terorista pa na nasa loob ng syudad. The enemy numbers from an estimated 20 to 30, which includes the 6 to 8 foreign nationals who remain in the area. So there are still 6 to 8 foreign nationals, yes, among them still fighting it out with our troops. Yes. So what are you hearing from the ground today? I mean, from last you heard, how are they advancing? Well, how are troops advancing? Our troops are poised for any move that the enemy might do. Muling mapapanood ang The Source mamayang alas 2 ng hapon at alas 7:30 ng gabi. Umarangkada na ang ikalawang araw ng tigil pasada ng mga jeepney drivers sa iba't ibang panig ng bansa. Pagpapatuloy ito ng protesta nila laban sa jeepney modernization program ng gobyerno. Tulad kahapon, kanselado ang mga klase sa lahat ng antas sa public at private schools, gayon din ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno. Sinuspindi na rin ng MMDA ang number coding ngayong araw. Ayon sa grupong Piston, matagumpay ang unang araw ng kanilang protesta. Sabi ng presidente ng grupo na si George San Mateo, umabot sa 90% ang naapektuhang ruta ng mga jeep. Pero kung ang LTFRB ang tatanungin, hindi pa aabot sa 1% ng mga pasahero ang apektado ng tigil pasada kahapon. Samantala, sinabi rin ni San Mateo, gusto nilang makausap si Pangulong Duterte para mapakinggan ang kanilang hinaing. Well, ang inaasahan sana namin dito, no, magbigay sana ng panahon si Presidente para pakinggan kami at kausapin kami. Kasi pinangako niya na yan since February 28 pa. Pag mga negosyante, may panahon siya.
Pag mga sundalo, may panahon siya. Pag kapulisan, may panahon siya. Ba't pag sa mga operator at driver, wala siyang panahon? Hindi pa man natatapos ang ikalawang araw ng kanilang tigil pasada, muling nagbanta ang piston na masusundan pa ito. Nasa Cubao pa rin sa Quezon City ang aming correspondent na si Rex Remitio. Rex, pakilinaw nga sa amin itong banta ng piston. Kung hindi raw sila pakikinggan ni Pangulong Duterte, muli raw silang magtitigil pasada at babalik sa mga kalsada upang magprotesta. Yan ang banta ng grupong Piston kasabay nga nitong kanilang tinatawag na matagumpay na dalawang araw na nationwide transport strike. Kasi kung hindi raw matagumpay, bakit nagsuspinde itong Malacanang ng klase at pasok sa mga tanggapan ng gobyerno? Kung kaya't ang hinihilingan nila kay Pangulong Duterte, sana pakinggan na sila at na kanilang hinihiling pa simula noong Pebrero. Iginiit naman itong tagapangulo ng Piston na si George San Mateo na hindi na nila i-extend itong kanilang transport strike at sila'y magpapahinga muna at bebuelo para sa kanilang susunod na transport strike kung sakali mang ito'y mangyayari. Samantala naman na hindi naman masyadong ramdam dito sa Cubao itong transport strike dahil nga marami pang jeep ang dumaraan at maluwag pa yung kanilang espasyo sa loob at may mga pasahero pa rin na mga nakakasakay. Hati naman itong mga pasahero dahil yung iba sa kanila ay naiinis nga sa perwisyong na idudulot nitong transport strike at ang iba naman ay naawa rin doon sa mga kalagayan ng driver. Samantala, ayon naman sa pulisya, wala pang 50 ngayon ang nagpoprotesta dito sa may Cubao at sa may E. Rodriguez Boulevard. At nakadeploy rin yung nasa parehong bilang upang rumesponde kung sakali mang magkaroon ng gulo. Pinky. Rex, para lang malinaw, ano ba yung pinaglalaban ng mga jeepney driver? Oh, sige, maraming salamat na lamang. Ginata tayo naririnig ni Rex Remitio, nag-uulat mula sa Cubao, Quezon City. Nasa MMDA headquarters naman ang aming correspondent na si Joyce Ilas. Joyce, paano raw naapektuhan ng tigil pasada na ito yung sitwasyon naman ngayon dito sa Metro Manila? Pinky, may mga ilan-ilan ng araw na na-monitor na stranded na pasahero ang Joint Quick Response Team kaninang bandang alas 9 ng umaga. Dahil nga rito, nag-dispatch na raw ang Joint Quick Response Team ng mga government vehicles, katulad na lang ng shuttle buses at military trucks para tulungan na nga ang mga stranded na pasahero. Libreng sakay ang ino-offer ng mga government vehicles na ito. Kabilang na nga raw sa mga lugar na naapektuhan ng kilos protesta ay ang Baclaran, Welcome Rotonda at Cubao. Sa ngayon, balik na raw sa normal ang sitwasyon sa mga lugar na ito, bagamat patuloy pa rin na umiikot ang mga government vehicles na nag-o-offer ng libreng sakay. Ayon kay LTFRB board member Eileen Dezada, marami pa rin naman daw ang mga jeep na pumapasada sa buong bansa ngayong araw na ito. Kinausap raw kasi nila ang anim sa pinakamalalaking transport groups para siguraduhin na papasada sila ngayong araw. Mas kakaunti lang rin daw ang mga pasahero ngayong araw na to matapos nga kansilahin na ng Malacanang ang pasok sa mga paaralan at sa mga pampublikong sa trabaho sa gobyerno. Sinuspinde na rin ng MMDA ang number coding scheme para na rin daw hindi na mahirapan iyong mga empleyado naman na may pasok pa rin sa kanilang mga pribadong kumpanya. Pinky. Joyce Ilas, nag-uulat mula sa MMDA sa Makati. Mga balita sa labas ng bansa, naibalik na sa Iraqi government ang kontrol sa syudad ng Kirkuk mula sa mga kamay ng mga Kurds sa isang ethnic group na gustong humiwalay sa pamamahala ng Iraq. 2 taon ding sinakop ng Kurds ang naturang syudad na nasa higit 200 kilometro sa hilaga ng capital na Baghdad. Ipinag-utos ni Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi ang operasyon sa muling pagbabalik ng syudad sa kanilang kapangyarihan. At ayon sa kanilang militar, nasa 15 mga Kurdish fighter ang namatay sa bakbakan.
Magandang balita naman sa mga gustong bumisita ng Taiwan. Sisimulan na ng kanilang pamahalaan ang pagbibigay ng visa-free entry para sa mga Pilipinong pupunta roon. Ayon sa Taipei Economic and Cultural Office in the Philippines, magsisimula ito sa November 1 ngayong taon. Maaaring tumagal ang visa ng hanggang 14 na araw. Magtatagal ang trial period na ito hanggang July 31 sa susunod na taon. Kayo'y nasa newsroom ngayon sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood nyo rin kami sa cnnphilippines.com at syempre sa aming Facebook page, CNN Philippines. Hello po sa mga nakatutok ngayon sa amin sa Facebook Live. Abiso naman po sa mga motorista, may dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ngayong araw. Nadagdagan ng 20 centavos ang presyo ng gasolina kada litro, habang nabawasan naman ng 15 centavos ang presyo ng kerosene. Wala namang paggalaw sa presyo ng diesel. Ang dagdag bawas ay dahil sa paggalaw ng presyo sa pandaigdigang merkado. At silipin naman natin ang lagay ng traffic sa Kamaynilaan. Inyong napapanood ay yan po ay kahabaan ng EDSA sa may White Plains Avenue sa Quezon City. Kung kayo ay patungo sa Cubao, asahan ng mabagal na takbo ng mga sasakyan. Yan po ay sa kanang bahagi. Gayun din sa kaliwa. Kung kayo naman ay southbound, mabigat na po ang traffic papunta ng Ortigas at Mandaluyong. Dumako naman tayo sa panlukan ng Rojas Boulevard at Quirino Avenue sa Maynila. Asahan din ang bahagyang pagbagal ng daloy ng traffic sa magkabilang lane dahil sa traffic light sa intersection. At abangan, lifestyle check, dapat bang ipatupad sa mga ahensya ng gobyerno na umano'y sangkot sa korupsyon? Mag-comment sa ating issue ngayon. At sa ating talakayan, alamin kung saan sabay-sabay na makikita ang mga ipinagmamalaking produkto ng iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa newsroom ngayon. Hello! Eh, gusto ko silang makausap, Facebook Live. Ito. Hello! Morning! Ah, sige. Oo, sikat Pinoy. Ah, this is your invitation. Thank you! Sandali ha. Ano ba ito? Kaya ko bang umakyat? Yeah, pangalan pa niyo. Okay. Sa lahat ng nanonood, sorry, wala akong Facebook Live. Hindi ko alam bakit. Naririnig niyo ba ako? Hi! So, ASEC Marivic Bonoan. Ay, Assistant Director. Assistant Director, sorry. Assistant Director Marivic. Marivic, no? Po. Sikat Pinoy. Is this, how many, pang ilang year na po ito? Third edition na po. Although, yung mga national food fair, mga national fairs, siguro 1980s pa yun. So what's different with this one from the food fairs in the past? Ay, yung food fair, talagang pagkain puro lang. Food. Oh, ito, arts and crafts fair. So third pa lang ito? Oo, third edition. So it, does it include like furniture and all that? May accent chairs ata. Thank you. Kayo'y nasa newsroom ngayon, tatalakayin natin ang mga napapanong issue na mahalaga sa inyo. Paigtingin pa ng Finance Department ang kampanya laban sa korupsyon sa mga tauhan nito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lifestyle checks. Ito ay partikular sa mga opisyal at empleyado ng Bureau of Internal Revenue at sa Customs. Ayon kay Finance Undersecretary Bayani Agabin, nagsasagawa ngayon ng investigasyon ng anti-corruption arm ng DOF na Revenue Integrity Protection Service para umano ito sa pagsilip sa kanilang mga statements of assets and liabilities at net worth o SALN. Isiniwalat din
niya na ilan sa mga tauhan ng mga naturang ahensya ay may inconsistency sa kanilang mga salin. Ilan pa sa kanila mga high-ranking officials daw, ngunit tumanggi munang pangalanan. Oras na makakalap umano ng sapat na ebidensya sa sampahan ng DOF ng kaso ang mga tauhan, at sa gitna ng reshuffle sa BOC dahil sa issue ng korupsyon at pagpuslit ng higit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu sa bansa, nauna nang sinabi ng ilang opisyal na hindi dapat sila lang ang ipasailalim sa lifestyle checks, kailangan din umanong isagawa sa lahat ng ahensya. Ang tanong kayo, pabor ba kayo na hindi lamang sa BIR at BOC gawin ang lifestyle checks, kung di sa lahat ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno? Magpadala ng inyong mga komento at babasahin namin ito sa kabuuan ng programa. Ang sikat na Abel Iloco, Piña mula Camarines Norte, Ika Textile ng Ifugao, Hablon ng Iloilo, Malong mula Maguindanao at produktong Yakan mula Zamboanga City, ang lahat ng mga yan at iba pang ipinagmamalaking produkto ng iba't ibang rehiyon sa bansa matatagpuan sa isang lugar lamang. Yan ay dahil muling gaganapin ngayong taon ang Sikat Pinoy National Arts and Crafts Fair sa Mega Mall. Maliban sa pagpapakita ng mga sikat na produkto ng mga rehiyon, magkakaroon din ng presentasyon ng iba't ibang uri ng pagkain, kape o coffee appreciation, spot art exhibit, pati pala yun meron. At meron ding mini concert. Kasama natin ngayon si Assistant Director Marivic Bonoan mula sa Bureau of Domestic Trade Promotion ng Department of Trade and Industry. Ma'am, maganda umaga po sa inyo. Hi, good morning, Pinky, and good morning sa ating viewers at lahat ngayon na nakatutok sa newsroom ngayon. Thank you, ma'am. Pangatlong taon na pala ito. Opo. Ng Sikat Pinoy Arts and Crafts. Arts and Crafts. Tama ba yung bigkas ko doon sa ilan sa mga minention ko kanina? Kasi iba hindi ko alam. Pinapanood ko nga. Ma'am, ano ba ang makikita natin? Ano pa makikita ng publiko dito sa Sikat Pinoy Arts and Crafts Fair? Itong National, Sikat Pinoy National Arts and Crafts Fair ay gaganapin sa darating na October 26 to 29 sa SM Mega Mall, Mega Trade Halls 1, 2, and 3 sa 5th level. Ito po ay makikita lahat ang ating mga pinagmamalaking produkto sa mga rehiyon. Meron tayong mga Ebel Iloco, ayun, yung Ebel. Tindian sa Abra, uh-huh, yung Ikat Weaves from Ifugao, syempre yung ating fine gold jewelry from Bulacan. Yung ito po, yung crocheted. Yan, anong suot niyo, ma'am? Crocheted scarves from shawls from La Union. Siyempre, meron tayong mga hablon from the Visayas region, pearls from Mindanao. Sari-sari po. At saka, meron po tayong Festival of the Senses. So, hindi ka na kailangan umikot ng Pilipinas makita kung ano yung pinagmamalaki sa bawat lugar dahil makikita na sa isang lokasyon. You don't have to fly to the provinces kasi under one roof, andito na po lahat ang ating mga pinagmamalaking artisanal products. Ito ano yung pinakasikat dyan? Well, siyempre, from the past two jewelry. Years. Jewelry. Yung sinasabi niyo pong perlas. Oo. Tsaka pero yung mga banig galing sa Samar. Oo. These are very colorful. And syempre, these have been transformed into bags and clutches. Maliban po doon sa arts and crafts, meron pa ba? Kasi meron tayong sinabi, magkakaroon pa ng may mga fashion show. Sa starting October 27, yung sinasabi natin na Festival of the Senses. Ano nga po yun? Meron tayong mga seminars and workshops. Si Chit Juan magdi-discuss about coffee, yung eco-store niya. Meron tayong mga Muslim chefs from Mindanao. They will prepare yung halal food and Mindanao cuisine. Ayan yung pagkain. Uh-huh. Pero ano ho yan sa yung mismo pagkain? Sa demonstrations, free admission. So makilahok, manood at maturuan kung paano mag-prepare ng Mindanao cuisine, halal. Alam nyo naman yung halal, it's a 3 trillion business. Pinag-usapan po ni Presidente yan, yung halal food also. What about yung meron ho bang financing for SMEs? Yes, meron ho dito. May financing. Yabang Pinoy, si Maricris Sarino Huson ang ating discussant. Finance management,
Fashion and Beauty, yung fashion show. Meron tayo kung gusto yung mga matutong mag-drawing. Andun po si Mr. Fernando Sena, on the spot drawing po. Ayun. Paano i-drawing yung mukha. And then we have cultural dances. Siguro po maganda. Meron mo bang ano? Can they go to a website? Music. Yeah? Ah, yes, to yes. To find out the... Yung DTI website po namin. Pumunta na lang sa... DTI.gov.ph. Yes, DTI. If you need more information, bdtp@dti.gov.ph. Ayan, nakikita na po sa kanilang screen yan. Meron mo bang bayad pag pumunta dito? Wala, free admission po. Wala ba kung maliit na negosyo? Pwede ho ba sumali dito? Ah, yes po. Kasi yan ang layunin talaga ng DTI para matulungan ng ating mga micro, small and medium enterprises. Binibigyan namin sila ng venue para maipakita at mabenta ang kanilang produkto. Alam nyo naman, wala silang kakayahan na magtayo ng sarili nilang tindahan. Pero this is an opportunity with this, they can them. Mainstream their yeah. products. Yeah. Meron, is it still open? For them to showcase their wear, kung ano yung kanilang medyo tapos na po kasi we already have registered 243 participants. Ang dami. 280 including yung mga, syempre yung mga pwede mong i-consult yung DOT, Department of Science and Technology, yung FDA, andun po lahat sila, they have their own respective booths. It's going to be very interesting. Ma'am, maybe you'd like to invite them again? Oho, taos puso namin kayong inaanyayahan sa ating Sikat Pinoy National Arts and Crafts Fair. Magaganap ito sa darating na October 26-29 sa SM Mega Mall. Assistant Director Marivic Bonoan, ma'am, maraming salamat po sa inyo and thank good luck kita, sa ating kita mga... Kita-kita po tayo, Miss Pinky. Sa lahat ng kasali dyan sa Sikat Pinoy Arts Fair. Thank you, ma'am. Thank you very much. Samantala, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang Tropical Storm Paolo, pati ang isang low-pressure area sa loob ng Pilipinas. Huling namata ng bagyo, 885 kilometers sa silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 85 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 105 kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, posibleng lumakas pa ang bagyo at maging typhoon sa mga susunod na araw. Wala naman daw itong magiging epekto sa bansa at mababa ang tsansang tumama sa lupa. Samantala, nagdadala naman ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ang LPA na nasa West Philippine Sea, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat ang Palawan, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Abangan, PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Posibleng makiusap kay Pangulong Duterte tungkol sa gera kontra droga. At bagong pasilip sa inaabangang Marvel's Black Panther. Tunghayan dito sa Newsroom ngayon. Patay. Ano sinasabi nila sa akin? Eh kasi may tanong tayo, di ba? Gusto ba nila na lahat ila-lifestyle check? Yun nga. Ha? Di ko wala kasi akong computer ngayon. Mamaya meron. Mamaya makinig kayo sa batan. Hindi, ang tanong kasi natin sa kanila, sang-ayon ba kayo na i-lifestyle check? Lahat ng opisyal ng gobyerno, hindi lamang yung sa BIR at BOC. Ano ba sagot nila? Meron kaming babasahin mamaya pala. Kaya send in your comments. Babasahin po namin yan maya-maya lamang. So anyway, nakakatuwa naman itong Sikat Pinoy. Arts and Crafts. Ah, borrow. Ayan, hiramin ko po yung telepono ng cameraman namin. Mas mayaman ho siya sa akin eh. Sana meron din ganyan dito sa Los Angeles. Hello, good morning CNN, watching here in Seoul, South Korea. I wish I can have that opportunity business. I miss my native land. Dapat din po makita ang lifestyle check ng mga officials sa probinsya. Hindi lang sa NCR, pati daw sa provincial official. Marami pong mayayaman. Nakatago sila sa mga probinsya. Ano pa ba? Bakit ba ganito itong telepono to? Lahat ng government employees and especially the officials. Tama naman. Bakit naman kasi BOC at ano lang?
Bureau of Internal Revenue. Wow, ang sarap sanang mag-shopping ang sariling atin. Sandali lang, sabi ni Melvi Edralin Reyes. Akin na lang to. Kaya'y nasa newsroom ngayon dito sa CNN Philippines. Balik normal na ang operasyon sa Iloilo International Airport. Yan ay matapos ng tuluyang maialis ng mga aviation officials ang eroplano ng Cebu Pacific na sumadsad sa maputik na bahagi ng runway noong Biyernes. Nagbukas ang paliparan alas 2 ng hapon kahapon. Ilang flights ang nakansela dahil dyan na nakaapekto sa biyahe ng hindi bababa sa 200 pasahero. PNP Chief Ronald De La Rosa, posible daw pakiusapan si Pangulong Duterte na payagan ang pulisya na pangunahan muli ang gera kontra droga. Ngunit yan lamang ay kung hindi magampanan ng maigi ng PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency ang trabaho nito. Noong nakaraang linggo, iniutos ni Pangulong Duterte na hindi magsagawa ang PNP ng mga operasyon kontra droga. Sa halip, PDEA nang manguna dito. Yan ang sa gitna ng mga aligasyon ng pang-aabuso at mga tinaguriang extrajudicial killings kaugnay ng gera kontra droga. Siguro pag titingnan natin, lumala na lang gusto. Bumalik na naman sa dati na makabili ka ng shabu dyan sa kalsada na yung transaksyon ng shabu open na open na wala na nakikialam, di ba? Siguro, I mean, bulundan ng presidente, sir, ibalik nyo kami dahil huwag natin pabayaan ito na maging kawawa ang Pilipinas. If we don't value life, we value money, then we just receive money from the drug lords. You know, magbigay ka ng pera sa amin, tanggapin namin, then huwag namin pakialaman yung drug situation. But because we value life, kaya tayo nag-wage ng drug. Sa entertainment news, mukhang magpapahinga muna ang British singer na si Ed Sheeran sa kanyang world tour. Yan ay matapos niyang i-post sa Instagram ang tila bali niyang braso matapos ang isang bike accident. Sabi ng singer, kasalukuyan siyang nag-aantay ng abiso ng doktor na maaaring makaapekto sa mga susunod niyang palabas. Paalala niya naman sa fans, manatiling nakatutok para sa iba pang balita tungkol sa mga ito. Samantala, bumuhos naman ang suporta ng mga fans at kaibigan ni Sheeran sa social media. Ang singer na si John Mayer nag-offer na mag-sit-in sa concert ng British crooner. Ang kapwa singer naman na si Charlie Puth naman nag-offer na magsayaw ng isang interpretive dance para sa mga tagahanga ni Sheeran. Gaganapin ang concert ni Sheeran sa bansa sa November 5. Arestado naman ang aktor na si Baron Geisler matapos magwala sa isang restaurant sa Quezon City dahil umano sa sobrang kalasingan. Ayon po sa Quezon City Police, pinagmumura ni Geisler ang isang gwardiya at customer. Nakakulong ngayon ang aktor sa QCPD Station 10. Nakatakda siyang sumalang sa inquest proceedings ngayong araw. Nahaharap siya sa mga kasong alarm and scandal at unjust vexation. Nasa bansa ang American Idol Season 7 runner-up na si David Archuleta. Yan ay ilang araw bago ang kanyang one-night-only concert. Sa kanyang Twitter account, pinost ng singer ang litrato niya kasama ang Filipino fans. Mainit siyang sinalubong dito sa airport. Ito na ang ikalawang pagbisita ni Archuleta sa bansa. 2009, nang huling mag-concert ang binata sa Pilipinas. Gaganapin ang concert ni Archuleta sa October 20 sa Kia Theater sa Quezon City, parehong araw kung kailan niya ilalabas ang kanyang bagong album. Sumikat ang singer sa mga kantang Crush, Touch My Hand, Something About Love, at A Little Too Not Over You. Abangan ang aking magiging panayam kay David Archuleta bukas sa programang The Source. At narito ang pasilip sa inaabangang action film sa Marvel Comics. Inilabas na ang bagong trailer ng Marvel's Black Panther. Mas detalyadong ipinakita sa trailer ang storyline ng pelikula kung saan makikita ang high-tech ngunit isolated na lugar sa Africa. Yan ang lugar na pamumunuan ng ating bida bilang hari. Mapapanood ang Black Panther sa mga sinehan sa February 2018. We'll be live.
At kanina, tinanong namin, pabor po ba kayo na magsagawa ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno? Karamihan po sa mga natanggap naming komento, pabor dito. Sabi ni Revy Novabos, makatutulong daw ang lifestyle check para masigurong mapagkakatiwalaan ang lahat ng opisyal ng pamahalaan. Comment naman ni Melvi Reyes, dapat lahat sumailalim sa lifestyle check para raw patas. At para naman kay Pau Madrid, makabubuti raw ito para mapigilan ang korupsyon. Maraming salamat po sa inyong mga komento. At yan ang mga balita at isyong aking tinutukan sa ngalan ni Ruth Cabal. Ako po si Pinky Webb. Ito ang Newsroom ngayon.